Okay, good morning po sa ating lahat mga kababayan. Muli ho tayong nagbabalik sa live streaming. Ako po ang inyong host, Brothers Travelers, Brother Dan. Kumusta, kumusta, kumusta ho kayo mga kababayan? Nandito ho tayo ngayon at magsasama-sama naman po tayo sa may isang oras. Isang magbibigay ng video reaction, opinion, analyze patungkol po sa mga nangyayari sa ating lipunan.
Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayo? Ang oras na rin sa Pilipinas ay ganap na ang alas 3, alas 10:44. Ngayon ho ay ikatreso ng Abril 2024. Alako po, sobrang init po ng panahon natin ngayon. Nangungurenta po. In fact, yung mga estudyante po sa paaralan, hindi na ho muna pinapasok. Dahil sobrang init po, mga kababayan, nang nararanasan ngayon dito po sa Pilipinas. Ayan. Kansilado po ang mga pag-aaral, ano, mga eskwelahan dahil po sa sobrang init. Ayan. At binalik po sa tinatawag po lang online class. At binabati ko lahat ng ating mga kabayan sa iba't ibang panig po ng mundo. Isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, saan man po kayo abutan ng ating live streaming ngayong araw ho, mga kababayan, ng Miyerkules. Ayan. Okay. At sana ho ay yung iba habang nagluluto ho ng pananghalian at yung iba naman habang may ginagawa, abalahin ko muna ho kayo sa panonood po sa atin sa Brothers Travelers. Batiin ko muna si Mama Josefina Sales, good morning. Rowena Saladino Lim at Lady Fink Fox, kumusta po kayo? Arcelia Senya Braveheart, kumusta? Ma'am Ami Cabrera from Saudi Arabia, kumusta ka na, ma'am? Ayan. Ma'am May Perez at Jared Ray, Virginia Malonzo. Okay, Maria Lorna Iloreg, Edeline Salcedo, Socorro Pajardo, Angelita Belli, Romeo Cañate, Ma'am Joanna Meconi from Lucena City, ayan. Pam's Cute, ayan. Reina Baher, nag-enjoy ho ba kayo kagabi sa mga banateros? Ah? Ayan. Summer Sky, Nilda Ibwiling. Ayan, Ate Mercedes, kamusta po? Miss Butterfly, Doomsday. Uy, Ed Manganti, Evening Again. Ayan, Gian Gandro 13, Ronaline Lanlines. Ayan, at sa lahat to ng mga bagong pasok, ano ko, ayan. Shoutout to sa inyo, ha? Pinapati ko kayo. Hindi ko na kayo maisa, marami na ako. Okay. Nag-research ho ako, mga kababayan, bago natin ibigay ang banateros. Yun hong bibigay natin ng opinion, analyze, doon sa interview kay Mayor Baste at saka ho kay Sir Bantag. Ako ho ay nag-research. Ano ho? Pero bago ang lahat yan, mga kababayan, nais ko munang i-congratulate itong aking mga kaibigan. Ano ho? Siyempre, si Boss Dada. Congratulations sa inyo kay Coach Oli, uy, ganda nung ano ah. Sa susunod, magbe-message ka sa akin. Mirang ganda ng swimming pool dyan sa Tagaytay ah. Oh. At saka kay Banat Bay. Congratulations both of you guys. Keep up the good work. Keep on keeping on. At mabuhay po kayo, mga banateros na nandiyan ako sa SMNI. Isang malaking karangalan na i-representan nyo po ang mga vlogger na nagsasabi po ng totoo. Ayan. And of course, I would like to advance na sabihin ko na rin ito, happy birthday kay Attorney Glenn Chong. Ayan. Attorney, advance na ako ha. Nag-advance na po ako. And we wish you more birthday to come at good health kay Attorney Glenn Chong. Ayan. Siya ho ay magse-celebrate ng kanyang kaarawan. Ayan. Kaya lang ho, nag-advance na ho ako ha, ng birthday greetings kay Attorney Glenn Chong. O eto, eto nga mga kababayan, ano ho, nag-research ho ako kasi di ho ba na sa ibang mga Facebook page, meron silang pinapangalanan na Diamond Star, Marcel Soriano, Di Umano, sabi ni Chick Sonsa, na pinapangalanan na ano na may naglabas na ng mga pangalan. Ngayon ako ho ay nag-research. Naghanap po ako ng dokumento na balita tungkol nga po dito kay Diamond Star. Ano ho? Ngayon sa akin hong paghahagilap, meron po akong nahagilap dito
na actually nahanap ko lang to ho, sa kaka-research ko. Ano ho, nahanap ko to. Ito po yung akin pong nahanap tungkol dito kay Madam Maricel Soriano, ano? Ito. Ito ho, hindi naman po ito ho, hindi naman po yan bago. Way back 20 something, 2019, 2010 yata ito. Pacheck ko lang, ano ho. Ayan. Hindi naman ho ito bago. Matagal na po ito. Kaya lang nag-research ako, bakit ba nai-involve ang pangalan po nitong si Maricel Soriano. Ngayon, nung binasa ko po ito, mga kababayan, teka't nasan ba yung mahiwagang antiparakot, bakit nawawala? Ayan. Okay. Mukhang pinaglaruan na naman yung antiparako. Ayun. Nandito dito. Ayun. Ayun. Yung salamin ko. Para maliwanag ko ho, mabasa inyo. Ito ho, kinalkal ko ho, babasahin ko lang, ano ho. Sabi ho dito, ito ho ha, kinumpirma na ng mga StarTalk sa barangay headquarters sa Makati na nagreklamo ang dalawa niyang kasambahay ng pambubugbog at di daw susuelduhan ang mga ito. Bukod pa yan, kinumpirma rin ng mga reklamo kasambahay na nalulung daw ito sa droga. Matagal ko nang narinig iyan ang mga report na merong nagbablind item, meron talagang chismis nila. Pero hindi ko naman siniseryoso dahil parang ayoko namang maniwala ang aabot sa ganun si Maria. Okay? Dati na naman wala akong naririnig sa ganun. Ang trato niya sa kanyang kasambahay. Actually ho, ang inyong kasambahay ho kasi kaya nagkabukuan ito dahil nung panahon na yon, may nagreklamo hong kasambahay sa kanya. Ngayon ho, mga kababayan, basahin mo natin, pagpapatuloy ng pagbabasa natin. Dati wala naman ako narinig na ganon. Okay? Ang trato niya sa kasambahay niya. Medyo duda pa nga ako niyan. Pero itong sa isyong drugs, matagal na yung napapabalita at wala namang narinig pagdi-deny mula kay Maria pati mga taong malapit sa kanya. Kaya baka may behind ng katotohanan. Nakita, huling nakita ko kay Maricel noong nag-guest ito sa Party Pilipinas na nag-surprise kay Glenn Eugenio, dinig ko noon yung dumaan na manager yung si Malu Pagar. Ito, kinuha ko lang yung reference ito. Ano ho? Sabi niya, so may problema talaga si Maricel pati ang mga tao malapit sa kanya at nakatampuhan niya. Nung ginawa, ito ho, bakit ko binalikan ho ito? Ito, maganda pag-usapan ho natin ito. Kasi ho, nauugnay po at nailalabas po at nailalathala ang pangalan po ni Maricel Soriano. Ano, at sabi ko nga ho, mga kababayan, yung ayan, at nagkalat na ho, taka-post na, may Diamond Star, Maricel Soriano, yung kasama ho daw di umano dyan sa pre-op. Ayan, dyan sa pre-op na ako rin ho nabasa ko. Ngayon, yung kung titignan ho natin yung pattern at meron pang lumabas, ewan ko kung totoo to ha, alam nyo naman ho sa social media, marami ho kwento, na di umano, itong si Taray, ito ho si Diamond Star, sa sobrang high daw di umano, mga kabayan, ay naglakad ng hubad-hubad dyan sa Rockwell. Oh, hindi ho ba? Yan ho, hindi na ho biro yan. Ngayon, sabi ko nga ho dito sa vlogger na to, ato, may kinuhanan akong ano eh, may kinuhanan ako reference. Nagulat ho ako dito ha. Dito po sa nilabas at pahayag ng vlogger na yon na sinabi niya na ito nga daw si Taray, naglakad doon panahon na yon sa Rockwell ng hubad-hubad. Totoo ba kaya to? Totoo po ba yan? Ajay Kiyahot, shout out po ah. Sabi ni SDF po, nang dahil si Maria ang Diamond Star namin, nasira ang kanyang magandang karir. Sino ba ang nagtulak sa kanya? Sino edi yung nanghikayat sa kanya? Ngayon, komo meron ho kasing blind items na pangalan doon na
Di umano, eh, si Maricel Soriano daw ho yun, eh, Diamond Star ho yun. At kalat na ho ngayon. Ngayon, gaano ba katotoo, ito ang tanong ng taong bayan, gaano ba katotoo, way back, i-atras ho natin ang panahon, ano? I-atras ho natin yung panahon. 2024 tayo ngayon, i-atras natin, way back 2009, 10, 11, ano ho, yung mga panahon na yan. Okay? Diyan ho, yung kasagsagan na napapabalita, etong si Diamond Star na gumagamit nga ng ganyan, ng pinagbabawal na gamot. At ngayon, may lumalabas na dokumento na ang sabi ho, sabi ko nga ho, ako hindi ko pinapangalanan nung una, sabi ko lang, may nakita kami na pangalan, artista. Tandaan nyo ho, lagi sinasabi ko. At si Bunggit ang nando doon. Okay? Then later on, nung nilabas po yung dokumento ni Maharlika, may pinost na po sa mga social media, sinasabing Diamond Star, si Maricel Soriano, pero tayo hindi ho natin pinangalanan yan. Pero sinabi ko lang, artista. O, so ngayon, kinumpirm po nila, bagamat wala naman po tayong sinasabi dito, na si Maricel Soriano nga po o si Diamond Star, yung nando doon, basta sinabi ko, artista lang. Okay, na-issue dati. Salamat po sa mga nagkomento. Ngayon, kung siya ay na-issue dati sa droga, dapat magsalita ho itong si Maricel Soriano kung totoo nga bang siya ho ay na-issue gumagamit ng ganito. Kasi hindi naman maglalabas ang PDEA, Philippine Drug Enforcement Unit, na nandoon ka sa listahan kung hindi nila kumpirmado na ikaw ay nagpupulburon. O, di ba? Sabi muna ho tayo. Kaya ho, dito natin pag dito ko kukunin ho yung tema ko. Ito yung ano ko na ano ho ba ang pagbapasihan nila noon? Hindi ka naman basta idadawit ang pangalan mo ng Philippine Drug Enforcement Unit at ilalagay sa pre-op o pre-operational report, ang tawag ho namin for short. Ha? Na i-pre-op. Sabi ni Domsteo, pinigilan daw ni Rojas makarating kay Pinoy. Ayan. Sana may support documents tayo ano para magpatibay. Hinahanap ko kung may interview si Maricel Soriano ng gano'n. Mukhang wala akong nakita. Baka meron ho kayo, bigay niyo sa akin. At nag-research ako sa kanya eh. So, ibig sabihin, kung may na-issue si siyang gano'n na naglakad daw ho di umano sa Rockwell ng hubad-hubad di umano ha. Okay? Etong si Taray, ano ho? So, normally, hindi ka naman maglalakad ng hubad-hubad sa Rockwell kung hindi ka high na high. Sabi kasi nung vlogger na kumakalat di umano, nakita daw po na naglalakad doon, hubad-hubad. Ewan ko kung totoo yun ha. At, kaya ho, ikaklari ko lang ho ito na kung may mga record na ganon, ano ho, para sa akin, hindi po kayo malalagay sa PDEA list kung wala ho silang pinagbabasihan. So kung noon pa ugong-ugong na itong si Maria, at ito nga binasa ko ngayon, kinumpirma noon ng katulong niya na talagang minamaltrato niya ang katulong niya. Ganon kasi ang epekto eh, no? Pag nagdodroga. No? At sinabi na mga katulong niya na high ito, gumagamit ng droga. Diba? So, diba? So, yung mga katulong niya mismo ang nagkukumpirma. Sila ho mismo yung nagkukumpirm na high ito. Therefore, kung high siya, kaya hindi malayo na nandoon yung kanyang pangalan. Maria Teresa Rizal, si Martin Araneta, ex ni Maria. Nakakaya ka, mga Duterte, Marcos forever, Marcos, ang nagmamahal ng totoo ng bayang Pilipino, sabi ni Pierre. Nako, di, ma'am, mamaya ating pag-usapan niya nagmamahal na Marcos ninyo. Ano ho? Pag-usapan muna ho natin, ito hong topic natin. Mamaya pupunta po ako dyan sa nagmamahal na yan. Ha? Pag-uusapan din ho natin yan. Pero, ito muna ho, alilinaw ko lang ho,
na yung kung binasa ko kanina, ano ho, eh talaga hong nandoon yung pangalan doong Diamond Star, at hindi ka malalagay ang pangalan mo doon kung hindi positibo na ikaw ay gumagamit ng droga. Yan. Oh, ngayon, ang tanong, yung bang na mga pangalan doon, kamukha niyan, ano ho, eh, may record pala sila. May mga record sila. So, ibig sabihin mga kabayan, actually bago pa po nilabas ni Maharlika yan, again, uulitin ko po, inilabas na po ni Tatay Digong yan. O, di ba? Kaya nga ho, nagugulat na lang ako, yung kay Maharlika, paglalabas na lang niya ng ebidensya to prove yung sinasabi ni Tatay Digong. Kasi ang tanda ko na sinabi ni Tatay Digong, nung mayor pa ako, ipinakita sa akin ng PIDEA ang listahan, nandoon ang pangalan mo. Ngayon, yung mga trolls, nagsisigaw sila. O, kita ninyo. Fake news yung Tatay Digong ninyo. Hindi totoo yung sinasabi niya kasi wala namang ipinapakitang ebidensya na magsasabi doon. Ngayon, si Maharlika, inilabas niya yung dokumento. O, yung statement plus exhibit 1 as evidence, ano ho, para sa akin, eh, alam nga naman sinungaling po si Tatay Digong, sinabi niya, nakita niya, sinabi ng PIDEA sa kanya, at ngayon, papasok tayo ngayon sa ebidensya. Kung yung sinasabi ni Tatay Digong ay wala hong proof, magiging hearsay po yun. Pero ito, sinabi niya at may naglabas ng ebidensya, statement as evidence, as exhibit A, exhibit 1, whatsoever so called in court, magko-collaborate po siya. So nagtutumpak po yung sinabi ni Tatay at yung dokumento na kumakalat ngayon sa social media. O, di ba? Kasi nung una kasi lumabas yan, naalala ko, tinira po ng tinira si Tatay Digong. Ang sabi niya, fake news ka. Pwedeng fake news ka, nagbibigay ka ng maling impormasyon sa taong bayan. Wala namang pinapakita si Tatay Digong nyo. Di ba? Ngayong may lumabas na, another fake news na naman, kasi daw, itinanggi ng PIDEA. Ito naman ang balik ko. Ito ang balikan ho natin ng PIDEA. Sir, may minsan po ba hindi nalagay yung Diamond Star sa listahan tanong ko, may minsan po ba nung panahon ng 2011? 2012? Wala po bang Diamond Star o artista ang nalagay sa pre-op sa inyo? Ibig sabihin, ganun kahina ang inyong intelligence nung panahon ni Pinoy? Yung mga artista, hindi nyo na mo-monitor na gumagamit ng mga pinagbabawal na polboron? Nakukuha po ninyo. Kasi ho, uulitin ko ho mga kababayan, again, matindi ho itong revelasyong ito. Kaya magmumukha ho tanga tong mga taga Philippine Drug Enforcement Unit. Alam nyo bakit? I-deny nila na walang Maricel Soriano roon, walang Diamond Star doon. Pero artista, kinukumpir ng mga katulong, ayan yung binasa ko, na may lulong na lulong sa droga, pag ba artista exempted sa PIDEA? Di ba? Yun ang logic nun. Gagamit lang po tayo ng logika. Kapag ba artista, exempted na sa mga PIDEA, hindi na, ipag-artista, hindi na ho na mo-monitor. Hindi na po na mo-monitor ng Philippine Drug Enforcement Unit pag artista ka, may exemption, exempted ka. Kaya ang tanong ko, way back, nung mga PIDEA na sinasabi nila na
Ay, hindi totoo yan. Walang listahan dito yan. O, di ba? Now, this is a big question. Nalagay ba sa listahan ang pangalan nitong si Maricel Soriano sa PIDEA? Kasi ho, dalawa ho ang sinabject ko nila doon. At eto ho, for the verification in Land Transportation's Office. Yung mga nabanggit na mga sasakyan, sino-sino ang may-ari nung mga sasakyan na gagamitin po sa pre-op? Kasi ho, paliliwanag ko sa inyo, ganito yan. Kapag ka may operation po, kasi sanay ho ako sa operation ano, sa CIDG, dahil nga ho, nakatuwang-tuwang ho tayo dyan. Pag kayo ay mag-a-apply ng search warrant, subjected din po kay judge kung ano-ano ang mga sasakyang gagamitin ninyo sa operation. Pati plate number, nando doon. At aalamin natin ngayon, mga kababayan, kasi sa pinakita po na dokumento, hindi lamang isang dokumento. Ang pinakitang dokumento, mga kababayan, ay meron pang isang dokumento na nagsasabi, eto ha, yung pre-op tayo, sa pre-op ha, sa pre-op tayo. Eto. Eto yung pre-op. Yung sasakyan. Now, this is the big questions, ladies and gentlemen. Sino ang nagmamay-ari ng mga sasakyang ito? Yan. Di ba? Jiggy Barra, shout out bro, ha? Magandang morning sa'yo. Oy, pasya lang kita dyan sa'yo. Magkatay tayo. This is the very big questions playing in my mind. Ano ho? At eto ho. Eto, may nakalagay po dyan. Ayan yung dokumento eh, no? Ngayon, pinag-aralan ko mabuti ito. Kapag ka may pre-op, kumpleto dokumento, tanong, pwede ba nating sino kaya ang pwedeng magpa-verify ng mga ito sa Land sa LTO, Land Transportation's Office, kung sino-sino ang mga nagmamay-ari ng mga sasakyan na gagamitin sa pre-op. Ayan. Oh, meron nakalagay ho rito, authority to report March 11, 2012. Oh, surveillance, casing, test buy, oh, buy bus, search warrant. Ngayon, may ginamit silang tatlong apat na sasakyan. Ano ho? Mazda, Toyota, Isuzu. Ah, okay. At meron pa dito na Mazda, Vios, Avanza, Crosswind, Black, Silver, White. Oh, nandito dito yung mga plate number. So, ito ang pinaka-the best po nito. Para walang lokohan. Ano, ito ho. Ito yung, ganito lang kasimple yan eh. Kasi dinideny po ng PIDEA na wala naman kaming ganitong mga listahan. So ngayon, papaano mabe-verify ito? Papaano kaya kung etong mga sasakyan ito, isa, dalawa, tatlo, apat, na sasakyan ito, magtugma na ang mga nagmamay-ari nito ay ahente ng Philippine Drug Enforcement Unit. Pakilabas mo aso. Iingay. Nakukuha po ninyo. Ano kaya sasabihin yan? Dinoktor yan. So, paano nyo i-deny ito? At kasi may nakatakip po dito na team leader. Are you willing, kung ako nyari, mag-aalatol po ako. Are you willing to subject in polygraphic test, sir? Kung talaga nagsasabi ka ng totoo o hindi, itong nakalagay na team leader na to.
Oh, di ho ba mga kababayan? Kaya ito, sabihin natin gawa-gawa ito. Gawa-gawa lamang ito. Hindi, gawang rekto yan. Now, gaano na kaluma ang sasakyang ito? Gaano na siya katanda? Imaginin ho natin, 2012, ang sasakyang ho mga nababanggit dito ay 14 years old na. Maaring na ibenta na ito sa iba, pero makikita mo pa rin kung sino yung nagmamay-ari kasi lilitaw sa deed of sale. Ngayon, ang pinaka-debesto, to prove it, magsalita ang LTO. Oh. Ngayon, dahil nakatakit na ho yung mga plate number dito, dapat inilabas na ho yung plate number para ho maimbestigahan ho ng LTO nang maikumpara ho natin. Kasi alam nyo, it's useless na itong mga plate number tinakpan pa. Why? Alam na ho nila ito. Alam na ho ng mga may-ari ito. Bakit tatakpan pa yung plate number, di ba? No. Depende sa kanya, ba't yung tinakpan? Ngayon, to prove it to LTO, imbestigahan sa Senado in aid of legislation, ipatawag yung nasa pangalan ng team leader na to, ipatawag ngayon itong mga sasakyan na may-ari na to, na matetrace ito sa LTO. Yan. Klaro po. Oh. Nakukuha po ninyo. So, magkukolaborate po ito kapag itong mga sasakyang ito ay pagmamay-ari po ng mga agent, papaano ka makakagawa sa rekto at ngayon mo lang ilalabas ito kung 14 na taon na ang nakakalipas, itetrace ngayon itong mga sasakyang ito, kung itong mga sasakyang ito ay meron pong nagmamay-ari na PIDEA way back 14 years ago. Nakukuha po ninyo. Ngayon, magkakabukuhan po tayo. Not unless ang LTO hawak din nila. And alam nyo na ho, mahika. Kasi ho, sinasabi ho ng mga insaymada vlogger, yung kumukontra to, fake yan, Maharlika. Fake news ka, tinanggi ng PIDEA. Ngayon, sa larangan ng pato na yan, nung pinag-aralan ko itong sasakyang ito, ang pinakasolusyon, mantakin nyo, gagawa kayo ng fake news. Papaano kayo nakagawa at nakahagilap ng mga sasakyan 14 years ago, 14 na taon, 2024, 2012, ang tibay naman ng source mo para makagawa ng kwento na sasabihin nila na, teka lang, peki yan, pinagawa mo sa recto yan. Now, para masabing totoo-totoo hindi, lihiti mo, pinaka the best again and again, ipacheck po natin mga kababayan sa LTO, sa Land Transportation Office, pati ho itong mga plate number na to, to verify to, na talaga hong masasabi natin, kalimbawa, may nakita rito, 1, 2, 3, 4. Pagmamay-ari yan ni Juan de la Cruz. Pagmamay-ari yan ni Pedro. Kailan niya nabili yan? Ganito. Ibinenta ng ganito. Pero gamit-gamit niya yan na hindi pa nabebenta way back 2012. So, kumpirmado. Pero ngayon, nasa na yung sasakyan na yan? Kasi kung titignan ho nyo, naibenta na. Paano ka makakagawa ng fake na ganito kung naibenta na? Iba na pangalan. Nakukuha po ninyo yung lohika. Kaya nga mga kababayan, pag sinabi mong fake,
yung dokumento na yan, magsalita po si LTO. Kasi oh, madaling magbura ng record eh. Oh, paano mo may tatanggi ito? Paano kayang palulusutin ito? Na itong mga to, may mga plate number yan. Imposible namang kung hindi matrix ng sabihin niya, mga karnap yung mga yan at nilagay lang doon yan. Ayan, oh, may mga plate number na kalagay. And 7 others. Di ba? Ito, oh, pag-analyze lang ho natin ito, para maklaro ho itong mga usaping Peggy ba to? Hindi. Napakadali ho niyan. Kung talagang gugustuhin ho, ang tanong, meron kayang kongresista na magkakayagbols na tatayo sa plenaryo at magbibigay ng kanyang privilege speech at sasabihin niya, this statement is insulting in our excellency President McCoy Jr. for peddling fake news, especially in social media. I would like, di ba, kay Kristal na, I would like to submit this report in this committee, di ba? At gumawa sila ng in aid of legislation to investigate kasi makakasira ito sa imahe ng presidente. Any congressman kaya na pwede kayang magsalita siya na, oh, eh yung, nga kung congressman ninyo, yung pinuno ninyo eh. Nagtanong lang eh. Kung magkano yung budget niya sa travel expenses, kung totoo bang 1.8 billion, agad meron kayong in aid of legislation. Eto, presidente na ninyo ang pinag-uusapan. Congressman, hindi ba kayo gagalaw at magpapa-imbestiga whether it is true o di ba? Or fake? Sino kaya congressman na may yagbols? Kasi oh, ang jurisprudence ko mga kababayan, yung 1.8, yung 1.8 na tinatanong doon na napunta sa Kongreso. Ito naman yung yun na nakantiho yung nuno nila ha, yung pinuno nila si Tambaloslos. Agad-agad nagpa-imbestiga sila. Ang dami nilang dinamay. Meron pang na-cite and contempt. Diba? Ang tanong, dito kaya, mismong si McCoy Jr. na ang pinupuntirya, may congressman kaya na tatayo at sasabihin, in aid of legislation, imbestigahan nga natin ito. Patawag nga natin si Diamond Star diyan sa Senado. Kasi kumakalat ito kung yung speaker na sinabihan na fake news, nagpatawag sila ng imbestigasyon. Eto, presidente ho ninyo ang pinag-uusapan dito. Wala paano kaya puprotektahan ng mga kongresista ito? Para masabing malinis ang pangalan, aside of sinabi ng PDEA, syempre sino may imbitahan dyan? Philippine Drug Enforcement Unit. Ang tanong, meron kaya maglalakas ng loob sa mga kongresista na imbestigahan po yan? Nakukuha niyo yung Tita Edel, shout out po ha. Nakikita niyo ho yung dalawa. Kay speaker, defensive sila. Nagtanong lang sa 1.8. Ito, inaakusahan na to na may dokumento. Pero dito ho sa mga kongresista, dinipensahan ho nila si Tambaloslos. May didipensa kaya dito in aid of legislation sa mga kongresista para imbestigahan etong kumakalat na etong si Diamond Star at saka ho yung si Bunggit ay gumagamit ng pinagbabawal na pulburon. Iiwasan kaya ng mga kongresista yan? Mananahimik kaya ang mga kongresista dyan? Eh kapag nanahimik kayo dyan, pag-iisipan kayo ng taong bayan, ba't hindi nyo pinaiimbestigahan ito?
Eh nakakasama ito. Yung congressman nga na pinuno ninyo eh, pinaimbestigahan nyo. Ito, pinaparatangan dito presidente ninyo. Bakit hindi ninyo imbestigahan? Oh, di ho ba? Klaro. Oh, kaya nga ngayon, isama ko na rin ho yung mataas na kapulungan, ito hong senado. Sino kaya naman sa mga senador ang tinubuan ng yag balls para ho patulan at talaga hong magkaroon ho ng in the aid of legislation, imbestigahan na ho ito. Kung may tutubuan ho ng yag balls. Ah. So, okay. So, maliwanag na po sa inyo. Ano ho? Kasi tayo rito, ina-analyze lang ho natin yung mga pangyayari. Kaya ho, taong bayan na ho, balang ubos ka dyan. Kayo na ho magsasalita. Okay? So, samantala, ay, thank you very much, Ma'am Glenda Fernando, ha? Wala talagang pag-asa sa mga kongresista. So disgusting. Ayan. Salamat, salamat po, ha? Ma'am Glenda Fernando, sa inyo pong pampakape. Ito nga, mga kababayan. Ito, ipasok na ho natin agad, mga kababayan. Ito, at napahaba yung intro ko. Ano ho? Ito po, mga kababayan, yung pangyayari kagabi. Pero bago ko pala ilagay yan, nais ko muna hong ipag-usapan natin itong ginagawa ho nitong DND. Ha? Department sa pamumuno ho ni Gibo Chudoro. Pakinggan muna ho natin ito, ano po, para malaman natin kung ano po ba yung sinabi ni Gibo Chudoro dito ho sa sambahayan ng Pilipino. O, pakinggan po natin ito. Huwag natin ilabas yung ano niya, yung balita lang ho ito. Pakinggan natin. Nanawagan ngayon sa Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro na ituon ng mga Pilipino ang atensyon sa issue ng mga ilegal na aktibidad na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ng Defense Secretary kasunod ng umiinit na usapin hinggil sa umano'y gentleman's agreement ng China sa nakaraang administrasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Teodoro na bagaman mahalaga ang anya accountability sa issue ng nasabing gentleman's agreement, iginit nito na hindi dapat maalis ang atensyon ng mga Pilipino sa katotohanan hinggil sa banta sa ating soberanya at mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng kalihim, hindi rin dapat na mahulog sa patibong ang mga Pilipino kung saan tila binabaling sa iba ng China ang focus ng issue na anya'y parte ng kanilang propaganda. Ito, ano ko ang gusto ipalabas dito ni Gibo Chudoro? Magalit tayo buong Pilipino, magalit tayo sa China kasi inaagaw nila yung ating teritoryo. Ano? Teritoryo. Pinapasukan nila yung ating teritoryo. Inaangkin ng China ang hindi dapat angkinin. Okay. So ngayon, ito ho, ang China ba ang nagbabaling sa iba ang usapan? O sila mismo, ang gobyernong ito, ang nagbabaling at pinapofocus niya ang sambayan ng Pilipino, doon tayo mag-focus, wag dito sa loob. Pagtulong-tulungan natin ito, nakatibayan dito, nagkakaisa tayo, labanan natin ang China ang mapanakop ng mga isla. Pero habang ginagawa ho nila yan at sinasabi nila na huwag tayong matakot dyan, maging matapang tayo, lumaban tayo, ito naman ho ang balik natin sa kanila. Habang ginagawa nila na binubuyo ang sambayan ng Pilipino, na, sige na nga, okay, mag-ano tayo, matapang tayo, labanan natin ng China, kasi nananakop sila. Huwag kayong mag-alala, habang tayo ay naninindigan sa ating soberantiya, mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Papapasukin natin ang Amerika, bibigyan pa natin ng lupa, papatayuan pa tayo ng mga base militar dito sa loob ng lupain ng Pilipinas.
Ang Amerika, takot na takot po tayo sa isla, nasakupin po yung isla, pero sa mga Amerikano, hindi natatakot, ano ho, kung hindi, talaga ho, himod tumbong pa talaga, na kung saan, sila pa ang nagbigay ng lupa na pansamantalang tatayuan nila dyan po sa mga EDCA sites. Grabe. Ano naman kaya masasabi ninyo? Nakusa pa ang Pilipinas dahil sa alyansa, alay natin to, meron tayo kasunduan. O, di ba? Himurin ninyo, tumbong ninyo, oy! O, di ba? Sino pinapaikot nyo, taong bayan? Iniinit ninyo ang labanan sa WPS, West Philippine Sea, samantalang yung kaalyado ninyong hinihimo ng tumbong ni Uncle Sam, kusa kayong nagbibigay ng lupa dyan? Di ba? Anong tawag ho doon? Anong tawag doon? Parehas na banyaga? China banyaga? Amerika banyaga? Ang isa, sabi nyo, sinasakot niya yung West Philippine Sea, isla. Pero isang banyaga, kusa mong pinapapasok, pinatayuan mo pa ng base militar. Sino ngayon ang makapili? Sino ngayon ang may discrimination? Kasi hindi, alyansa natin dito eh. Tandaan ho ninyo, yung mga yan, negosyo ho niyang gera. O di ho ba? Trabaho niyang gera. Sino ho ang Judas? Eh yung nagpapasok at nagpatayo ng mga base militar dito, yun ang totoong Judas. Bakit? Eh yun, pinagtatabuyan mo, tapos etong banyagang ito, papapasukin mo, bibigyan mo ng lupa. Anong tawag doon? Eh di Judas. Yun ang totoong Judas. Yan ho yung pinaglaban po, mga kababayan, ng mga bayani natin. Soberantiya, wala ng ibang banyaga na pwede pang magtayo ng base militar sa Pilipinas. Ang kasaysayan na dumanak ho ng dugo, yan ho ang kwento. Ngayon, kapag binago nyo yan, isa kayong, kasama kayo doon sa sasabihin kong makapili. I thank you very much, Mama, Ma'am Heidi Sacro. Maraming salamat po. O eto pa. Tanggalin na ho natin dyan. Nasingit lang yan. Baka mapalawig na mapalawig yan. O, papasok na ho tayo sa droga. Sa usaping droga. O, eto pa. Isa pa to. O, usaping droga na ho tayo. Papunta tayo sa kay Mayor Baste. Ha? Padaanan ko lang po ito. Ito hong bagong Chief PMP na si Chief PMP Marvel. Ano ho? Marvel ba? Marvel. Captain Marvel. Ayan. Ayan ha. Pakinggan ho natin ang kanyang mensahe. Isa lang may talagang gusto ng Pangulo natin, no? Yung ligtas na bagong Pilipinas. Dapat maramdaman ng mga tao yung mga kapulisan natin. Itutuloy ng bagong pinuno ng pambansang pulisya ang magagandang programa ng mga nagdaang Chief PNP sa paglaban sa kriminalidad. Ngunit, nagtakda din ito ng mga bagong panuntunan. Gaya na lamang ng pagpapaikli ng flag raising ceremony tuwing Lunes para agad na makapagtrabaho ang mga pulis. Public service ang pinakauna namin. So, early in the morning, we don't spend so much time dun sa mga parada maganda natin sa mga flag raising. Before 8 o'clock, dapat we are ready to accept all our clients. Doon tayo nagugustuhan ng tayo kung mas maaga and doon lahat ng mga problema nila nasusolve natin as early as possible. And I think it's the best way for the PNP to move. Ipinagbawal din ang paggamit ng telepono habang nasa duty upang makapag-focus sa trabaho. When you see them watching, alam mo naman nag-Facebook lang yan o nanonood ng video niya, no? Kaya na meron naman kaming discernment for you. Hindi naman kami, nahuling tapon ka. No, discernment. Anong ginagawa nyo during the time? Yung ano sir, yung ginagamit yung cellphone for recreational purposes. Yun po. Yes po, yun po. But right now, sabi po ng DIDM na may mga radios naman kami. So there's no excuse for our policemen to use their cellphone. Hindi rin magdedeklara ng war on drugs si General Marvel dahil posibleng gamitin lang ito ng ilang pulis para magparamihan ng huli. Ito na tayo. Wala pa rin ho silang direktiba sa war against drugs.
Okay? Wala, hindi ngayon papasok na ho tayo sa usapin, ano? Kinuha ko lang ho, wala ho silang gagawin kung hindi hindi kamukha nung kay Tatay Digong war against drugs. Okay? Ngayon, ano po ba ang matinding problema ngayon ng mga bansang Pilipinas? Isa-isahin ho natin. Bukod doon sa droga, ipapasok na ho tayo dyan. Korupsyon. Korupsyon sa mga nasa gobyerno. Sabi nga ni Sir Jay, dati ang mga magnanakaw nakatago ang mukha. Ngayon, ang mga magnanakaw nakabarong at nagpapatawag pa ng Your Honor. Korupsyon. Ang pangalawa ho, na pinakamatindi ho na salot sa lipunan, CPP, NPA, NDF, tandaan po natin, hindi po aasenso ang bansang Pilipinas kapag ka meron po mga kababayan, mga CPP, NPA, NDF, komunista, terorista sa bansa. Pangatlo, yung salot na droga na yan. O, di ba? O, di ho ba? Ngayon, ito ang tanong eh. Ano ba ang problema natin ngayon? Pinakita ko na ho tatlong problema ho natin. Korupsyon, terorista, CPP-NPA, at droga. Yang tatlong yan, hanggat nakabaon po dito sa Pilipinas ang kanilang kuko, hindi po tayo aasenso. Hindi po tayo aangat. Bakit? Number one sa listahan ko ang korupsyon. Pangalawa, CPP-NPA, pangatlo, drugs. Yan, tatlong yan, ang anay nasisira, talagang sumisira sa Pilipinas. Oh, gusto mo pala patayan. Ayan. Kayo ho ba, Alfredo Factor Jr.? Tanungin ko sa inyo. Malamang, dahil sinasabi niyo yan, hindi pa kayo nabibiktima ng mga adik. Siguro, wala pa kayong nabibiktimang kamag-anak ninyo na pinatay, ginahasa, ninakawan. Kaya, nasasabi nyo yan. Alam nyo ho ba yung droga? Kung ilang buhay ang inuunti-unting patayin yan? Yung ikinakalat na gamot na yan? Ilang kabataan? Ilang breadwinner ng pamilya, ilang mag-aaral, ang nilalason ang utak ng mga yan, inuunting patayin? Ano ang gusto ninyo? Dumami ang droga dito. Kaya nga ngayon, kalat na ang droga kahit saan. Kahit sa ang sulok ng iskinita, nagbebentahan ng droga. Thank you very much, Ma'am Wendy. Ha? Thank you very much po. Maraming salamat po, sponsor. Tapos sasabihin, patayan. Alangan namang hinuhuli nila yung drogista. Alangan namang hinuhuli po nila yung... Tapos babarilin yung police. O sige, okay lang. Huwag nyo kami. Hindi kami papalag. Pasayuhuli. Anong gusto mong mangyari? Yung nanguhuli ang mamatay. Basta naglaban. Gurgurin yan. Kung hindi naman nalalaban, ikulong yan. Natatawa nga ako nung panahon ni Tatay Digong, marami daw namatay. Pero mas marami po ang nakakulong. In fact, I was there kasi yung kasama kami tumutulong sa panghuhuli sa mga drugista noon. I was there nung makita ko ang mga kulungan, siksikan na po sila. Bakit? Marami po ang nakakulong. Hindi po nila nakikita yung maraming nahuling nakakulong, ang nakita po nila yung maraming namatay. Bakit? Alangan naman hinuhuli ng pulis, babaril yung pulis, hindi baril ng pulis. Anong gusto ninyo?
harangin ng pulis yung bala at ang pulis ang mamatay. Noong panahon po ni Tatay Digong, mas marami po yung nasa loob ng kulungan kesa sa mga namatay. Hindi na pinapakita ang record. Tama bang patayin na lang na walang trial? Yun pong flagranto delicto kung tinatawag na inaaresto by bus. Paano mo pa itatrial yan kung nakikipagbarilan na sa pulis? Sagutin ko lang si Vladdy. Ito si Vladdy. Paano mo, Ma'am Vladdy Nakles, paano mo dadalhin sa korte kung yan nakikipagbarilan sa mga pulis? Madadala mo ba kung ikaw ay pulis? Halimbawa, ikaw, Vladdy Nakles, kung halimbawa po kayo, ikaw ay pulis. Paano mo dadalhin yan kung nakikipagbarilan yan? Sinasagot ko na po, Vladdy Nakles, paano mo dadalhin yan kung halimbawa nakikipagbarilan yung hinuhuli mo? Kayo ang sumagot, gusto nyo ba mamatay yung mga pulis? O, sinagot ko na po. Tama naman yung sinabi nyo eh. Ang tao, kahit nahulihan na ho ng droga, inosente pa rin yan. Until the court proven guilty. Pero kung bypass operation, pinaputokan ng kapulisan, papaano mo dadalhin sa korte yan kung nanlalaban? O yun, yung sinasabi ko sa iyo eh, depende kung halimbawa, kaya nga sabi ko, marami po ang panapanahon ni Tatay Digong, yun pong nakulong kesa po doon po sa namatay. O, the record shows na puno po ang lahat ng kulungan dahil kakahuli, hindi naman po lahat ng inuhuli pinapatay. Kaya nga napuno po lahat ng kulungan eh. Sa buong Pilipinas, siksikan na po sila. Bakit? Mas marami po yung nahuli kesa sa namatay. Ngayon, kung tutulho kayo sa war on drugs, lalong-lalo na yung pong mga... So you are justifying? You are justifying kung nanlaban. Vladdy Nakles. Maniliwanag ko sa iyo, sister ha, o brother ha, kung nanlaban, talagang dapat depensahan ang sarili ng mga pulis. Meron ka bang napatunayan na ngayon itong naratibo mo, itong haka-haka mo na lang, Nakles, iba na pinag-uusapan mo. Huwag ka munang umalis doon. Itong problema ko kapag tatapik ko kayo, makipag-argumento kayo, doon muna tayo sa unang argumento. Ngayon, lulundag ka na naman sa ibang argumento. Maganda ho kayo makipag-usap. Tapusin muna natin. Aminin nyo muna ho na yung naratibo po nyo at yung inyong pong opinion ay hindi ho akma sa susunod na usapan. Is another issue ang gusto nyong mangyari. Uulitin ko, ano ho, kapag ho kayo makikipag-temahan sa akin dito at makikipag-argumento kayo, kung ano tema, yun muna sasagutin. Ngayon, kung palipad-lipad ho ang utak nyo at lutang, hindi ko na ho kayo sasagutin. Sinagot ko ho kung ano po ang dapat kong sagutin. Okay? Ngayon, napapansin ko ho kay Vlad Nakel, paiba-iba na ho ang kanyang tinatakel. Doon muna ho tayo sa tema. Kahit sa anong tema, hindi kayo papatulan. Bakit? Kung ano muna yung inyong tinanong, yun po ang pag-uusapan. Kung nasagot na yun, at saka po tayo mag-bukon to the another question. Anyway, balik na ho tayo mga kabayan sa ating usapin. Eto na! Congratulations sa mga bateros naman! Ayan, very successful po ang kauna-unahang launch po nila kagabi. Ha? Congratulations sa inyo. Again, sa mga banateros, eto na. Papasok na tayo sa mga banateros. Okay. Alright, okay. Eto na nga ang pag-uusapan natin. Uy. Teka, tali na ho natin doon sa ano, doon na tayo sa pinaka... Lulupit ninyo, Pogi ha? Okay, ayusin ko lang ko. So, bakit ang mata ko kagabi dito? Nagkanda duling-duling ko yung ano ko dito.
Teka lang ha. Ito na. Okay, ito na nga mga kababayan. Ito na. Teka lang ha, naduling ako dito. Naduling ako kagabi sa bilis ng ginamit ko na nga Hot TV. Talagang ang bilis nung successful. Congratulations again ha, mga Banateros ha. At ito na nga mga kababayan, pag-uusapan na ho natin yung issue na in-interview. Pakinggan ho natin sina Banat Bay. Ito, kay Mayor Baste Duterte. Isang malupit na palakpakan naman tayo dyan. Ayun na. Ito na nga, kami po ang Banateros. At ngayong araw na ito, patindi ang ating pag-uusapan. Ako po si Banat Bay. Coach Oli. At syempre, Boss Dada. Nang pupogi nyo pala talaga, no? Kakaiba yung mga suot ninyo. Anyway, ngayong pong araw na ito, malupit po ang ating unang kauna-unahang guest dito po sa ating programa. Introduce yun na ho siguro para hindi na kumatagal na mag-antay po si Mayor. Ayan, so ating pong makakapanayam ngayong gabi si Mayor ng Davao, si Mayor Baste Duterte. Magandang gabi po, Mayor Baste. Hello. Hello po. Hello. Hi, sir. Ayan, magandang araw po sa inyo, sir. Magandang gabi, Mayor. Magandang gabi. Congratulations sa show niyo, ha. Ayun, teka. Mayor, teka lang po, ha. May nagtanong kasi dito, si Domesday. Sabi niya, nagtataka lang ako. Bakit 12,000 lang ang viewers? Nasaan ang suporta ng KOG siya? 7 million, kahit 1% lang. That is okay. Okay, ganito po yan, sir. Paliwanag ko ho. Live po yan. Live. Pero after live, ano po, check natin kung ilan na yung ano, ilan na ba yung after ng ano, yung mga nanood. Doon natin pagbasihan. Hindi naman lahat kasi yan. Talagang may, yung iba naman ho dyan, ano, may trabaho, may mga ginagawa. Not necessarily, hindi po kamukha ng iba talagang yan lang ho ang pinupokosan nila. Ito po, para sa akin, tignan natin after live, yung mga nag-repeat na nanood po ng live po nila. Yun lang po para sa akin. Tuloy tayo. Salamat po. Mayor, simulan na kaagad natin ng usapan dahil alam naman po natin mainit na mainit kayo sa nakaraang linggo na ito tungkol po dyan sa dineclare yung war on drugs dyan po sa Davao. Ito, umpisa na po natin ang tanong. Bakit po ba nyo naisip na i-speech po, sabihin po yung war on drugs na yan sa Davao? Eh di ba ho, matagal naman na kayong lumalaban sa droga. Ano ho ba ang dahilan kung bakit bigla nyo itong inulit sa Davao po? Hindi, kasi concern nga ng mga barangay kasi nagbabarangay visit ako, it's either weekends or mga weekdays pumupunta ako sa barangay, kinakausap ko yung mga barangay captain. Ito kasi yan mga kababayan. Ang naging ugat pala nito kung bakit nagdeklara ng war against drugs. Alam niyo, wala namang masama sa war against drugs. Para masupil ho ang mga illegal na droga sa Davao, ang pinaghugutan pala ni Mayor Baste, yun hong mga barangay captain na kung saan doon sa mga bawat barangay po nila, may mga nagrereklamo, itong barangay namin, bumalik na tong droga. So, yun pala ang yung sumbong lang ng mga barangay captain sa kanya, inaksyonan lang po mga kababayan ni Mayor Baste. Kasi base sa sumbong ng mga barangay captain, lumalaganap na naman itong droga. So alam na ho natin ngayon kung bakit siya nagdeklara ng war against drugs. Kung sa kanya lang, pakinggan niyo dyan. Mayor ako, tatrabahuin ko. So meaning, Mayor Baste Duterte, he is a working mayor in Davao, kaya inaaksyonan niya lang yung mga sumbong ng mga nasasakupan niya, mga chairman at barangay captain. Liliwanagin ko sa inyo. Baka sabihin nun ninyo, walang pinag-ugatan. Ngayon, tuloy po natin.
captains. Then common sa kanila na may increase daw sa droga. Yun! So, ganun lang naman kasimple yun. Ah, actually ho, Mayor, medyo marami ho ang nag-react dahil alam naman po natin. Again, uulitin ko, balik muna ho ako doon sa pag-a-analyze ho natin. Ano ho? Again, uulitin ko ho. Saan nag-ugat yung hong pagsasabi niya na hereby now I declare war against drugs in Davao? It's because inaksyonan lang niya yung mga sumbong ng mga chairman at barangay captain. Kaya nagdeklara siya ng war against drugs dahil po tinugunan lang niya. Dahil hindi niya lang gusto kung hindi may nagsumbong. Kasi para sa police lang yan eh. O pupunta ka sa police station, bakit nandito ka? Isusumbong ko po yung kapitbahay ko, chismosa. O sinisiraan po ako. O kaya naman may magnanakaw po sa bahay namin. O may nanggugulo po sa amin kaya pumunta ako. Doon a-action ang police. Pero kung wala naman po na nagsusumbong sa iyo at wala naman perwisyo, never naman natatakbo ang police. Ang mayor, nandiyan dyan siya. Ngayon, kung nagsumbong kayo kay mayor, ito ang problema namin. Kaya si mayor pumunta ro, nagtanong siya, ano ba problema natin sa barabarangay? Kasi public servant siya, nabanggit ng mga chairman na sa kupa niya. So, okay, inaksyonan lang niya. Tuloy. O natin, yan din ho ang isa sa mga controversial na ginawa ho ng inyong aman si Pangulong Duterte at ngayon ginagawa niyo ho diyan hindi ho ba kayo na ano na natatakot na baka mamaya maisama ho kayo sa mga pinaiimbestigahan ho ng gobyernong ito. Ganito kasi yon tingnan na lang natin yung premise. Yung premise is yung statement ko. Sinabi ko pag nagbebenta ka ng droga, papatayin kita. So far, wala pa naman ako nakakasalubong, wala pa naman ako pinapatay, ba't naman ako matatakot? Yari kayo. Ano ang sabi niya? Sino kapag ka gumagamit ka ng droga, papatayin kita? Yung premise ang sinasabi doon. Stand ho yan ang premise. Ako, pag ikaw nakita ko, gumagamit ka ng droga, papatayin kita. Hindi niya sinabing, ipapapatay kita. Nakukuha po ninyo. Nakukuha ninyo. Magkaiba yung term na kapag nalaman ko na gumagamit ka ng pinagbabawal na polboron o asin, ipagugurgur kita. Iba naman yung words na mismong ako, pag nakita kitang gumagamit ng pinagbabawal na asin o polboron, ako mismo ang gugurgur sa'yo. That's is a different, kahit po sa terminology, magkaiba ho yun. Ano ho? Magkaiba. Okay. So, yun ho ang premise niya. Ako mismo, bakit? Meron na ba ako nakasalubong? Meron na ba ako nagurgur? Hindi naman niya iniuutos na sabihin niya na, kapag ka nakita ninyo na may gumagamit ng droga, gurgurin ninyo. Hindi siya nag-utos na gurgurin. Personally, sinabi niya, pag nakita ko kayo, for example ako, pag nakita ko si Sir Jun Birana, ahahalikan ko yan. Iba naman yung, pag nakita ka ng mga kasamahan ko, ipahahalik kita sa mga kasamahan ko, Sir Jun Birana Studio. Shout out sa iyo. Tuloy tayo. May nagmumura na dito. Dennis Oran, bukang addict. Addict ka ba? Ayaw mo wala ang droga? Takot. Ayan, and Mayor, si Boss Dada po. Teka lang. May addict na pumasok ko sa room natin, no? Kapag ka pabor ka sa droga, mumurahin mo ako. Pagka hindi ka pabor sa droga, susuporta ka dito. Anong masama, Dennis Rolan? Addict ka? Nagda-drugs ka? Tanong ko lang sa'yo, ha? Bukang ayaw mo sa droga, ha? Drug lord ka? Loy. Balita po na meron daw pong 28 na casual simula nung mula itong taon na ito, January, and then nung inyo pong diniklara
yung war on drugs ninyo nitong nakaraan lamang ay mayroon daw pong 7 na casualty dyan sa kampanya na yan. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Ito po ba ay reported po sa inyo, sir? Ay, teka lang, Mayor, ha? Hindi, Mamaricel Aureles, hindi po ang Balateros ang nagsabing maglalabas po sila ng video ng polboron. Ang sabi lang po nila, may ipapalabas lang po silang video. Again, uulitin ko po, ano, hindi po ang Banateros ang nagsabi na sila ang maglalabas ng polboronic video. Balikan niyo po, sa inyo po napanood yung sinabing ilalabas yung polboronic video. Ah, wala po sinabi ang Banateros na ilalabas po nila. Ang sinabi po nila, may ilalabas kaming video sa April 2. Para sinabi ko, di ba, ako rin nag-thumbnail din ako yun. Ilalabas ko na ang video, pero wala naman akong sinabi na polboronic video nilabas ko. Ang nilabas ko, ibang video. Oh, di ba? Kapag drug pusher ka at addict ka, huwag ka dito. Huwag ka dito sa channel ko. Pakinggan natin si Mayor Baste, mga kabayan. Alam niyo ho ba ang dinudulot ng pansamantalang kaligayahan at pagkalibang ng kaisipan? Ano? Pero ho, sa bandang huli ho, ano, pag wala na ho yan, magnanakaw na yung mga yan. Tuloy tayo. Well, nababalita, siyempre, kasi may police operation. But, you know, itong naratiba na ito, umiikot na tayo eh. Yung police o trabaho ng police yan. Ano ba gusto nyo? Ano ba gusto nila yung police nagtatrabaho? Tama, teka lang. Totoo, ito si Maricel Laureles po, si Barat Bay ang may sabi. Sinabi niya, ilalabas ni Barat Bay ang video ng polboronic. Ang alam ko po, ang magsasabi po, na napanood po ni Maharlika ang video ng polboronic. Yun ho ang pagkakaalam ko. Sige nga ho dito mga kabayan na nanonood ho kay Barat Bay. Sinabi ba ni Barat Bay na ilalabas niya ang polboronic video? Ang alam ko kasi sinabi niya, narinig ko, ilalabas ko na ang video. At may video kaming ilalabas. Kaya nga inulit pa ni MJ Mondiare, Lord, mukha may video kang ilalabas ah. Nagbibiruan lang sila. Ano ho? Dahil alam naman nila, kaya nga, kung hawak ni Barat Bay yan, tingin ho ninyo, hindi pa niya inilabas yan sa programa niya. Idadaan pa talaga sa SMNI. Video lang po ang sinabi. Huwag po niyo dadagdagan. Huwag kayo magagal sa akin, ha? Sabi ni Vilma, si Maharlika ang maglalabas ng video ni Bangag. Wala po siyang sinabing ganun. Huwag niyo po dadagdagan. Napapasama po ang vlogger. Paano yung pag lumaban, mamamatay? Kaya nga, inulit ko doon sa interview ko, sinabi ko nga, pag may accomplishment ng police, hindi binabalita ng media. May tinamaan dito sa amin dahil sa trabaho niya, hindi binabalita. And ngayon, may declaration tayo sa war on drugs. Paano naging issue yun? Mayor, eto kasi yun eh. Eto kasi yun, Mayor. Yung pinakita kong datos po dito, Mayor, na kasi may datos po tayo, ano? Meron po tayong data na kung saan last year up to now, yung pinag-usapan namin ni Jay dito, 331 ang mga namatay laban kontra sa droga. Pero hindi po nababalita yan maging sa mainstream media at wala rin pong investigasyon na nangyari diyan sa 331 na yan. Last year, 2023, at ngayon, nadagdagan pa, at ilabas natin ang datos. Para ho walang masabi sa atin, maging fair ho tayo, tanggalin ko muna si Mayor. Ano po? Ilabas po natin yung datos na yan. Bakit ko sinasabing dapat natin ilabas ang data na yan? Ano ba ang meron sa data na yan? Kasi importante malaman ng ating mga kababayan, aba, teka muna. Last year pala, may 331 na namatay dyan sa kampanya laban sa droga. Ang tanong ko dito, bakit po hindi po inilalabas sa media
Ang tanong ko po, bakit po hindi iniimbestigahan ng human rights? Yun ho ang balikan ho ninyo yung live ko, nandoon ho yung datos, ano? Teka, tinahanap ko yung datos dito eh. Inahanap ko po yung datos ko dito. Kaya doon ako napapaisip ngayon dito na binabatikos po itong si Mayor Duterte. Eh samantalang ang dami pa lang ito. Delivering setup. Hindi pala 'yon. Oh, teka lang, hanapin ko muna ho. Sige, i-play muna natin. Kaya nga nagtataka ho ko. Hindi ko na makita. Malalim na yata. Balikan niyo na lang ho yung ano ko. Yung live ko tungkol ho sa datos na 'yan. Teka, hindi ko na makita yung video. Sige, para pasan nga muna sa akin kung meron ka, tol. Lumubog na. Nag-delete na pala ako. Kasi nasa ano na. Oh. Di ba? Ang tanong, ito tanong, sagutin dapat ng human rights. Bakit ngay isa wala kayong inimbestigahan sa 331 na yan last year? Ito, nagdeklara ng gera, may namatay. Ano? Ang bilis. Tuloy tayo, Mayor. Supposedly, ang isang government or kahit barangay, pag may problema sa droga, then naturally, you have to declare war against it. May problema sa droga eh. Masisira yung lugar mo. Pag hindi mo dineklara, it doesn't have to be literally or figuratively either of the two o paano yung pag-inti. It is to deter from, you know, people from going into illegal drug abuse and selling it. Mayor Baste, si Coach Oli po ito. Mayor, ito, itanggalin muna kita, Mayor ko, sandali lang ha. O, teka lang ho, ito yung datos. Kala nyo, nakuha ko yung datos. Kailangan meron tayong papakitang ebidensya, datos. Yung sinasabi ko sa inyo, ito yun. Nasaan si human rights? Nasaan ka nun? Human rights. Balikan natin si Mayor Mayamang Conte. Ha? Pakita ko lang muna sa inyo yung ebidensya. Human rights, nasaan po kayo? Daglag niya ako. Ayan. Okay. Ito ho ang report, mga kababayan, ng datos na magpapatibay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Noong January last year, 4 ang namatay. Noong February, 14. March 12, 12. April, 11. May, 13. Siyam, June, July, 5. August 10, 10. September 16, 16. October, 13. November 11, October 10, for the total of 331. Oh, ayan ha, human rights, nasan ka? Ayan. Nasan si human rights? Oh, ngayon, nakita niyo na ho yung datos. Ano ho? Nakuha niyo yung datos. Balik na ho natin ngayon kay Mayor Baste. Oh. Si Mayor Baste, nagdeklara po ng war on drugs. Saan? Sa Davao. Ayan. Ano ho, ang bilis ho ni human rights? Basta Davao, basta Duterte. Ano to? Dapat present din ho kayo last year. Ang dami palang namatay nung last year ho. Eh bakit 331 na katao? Mukhang wala man yata kayong inimbestigahan ni isa dyan. Ngayon, pagdating sa Duterte, eto na nga. Tuloy tayo. Yes. Alam niyo po, maraming natutuwa sa inyo dahil dito sa, bagamat marami ring kritiko, mas maraming natutuwa sa inyo tungkol dito sa war on drugs. No? Lumalabas na po, ito na naman po tayo. At marami po talaga na gustong kayong tumakbo for national position nitong sa Senado dahil gusto nila eh. Actually, marami pong naiinggit dyan sa Davao dahil sa ginagawa po ninyo. Ano pong masasabi nyo doon?
And ano lang, ayoko. Nananahimik lang ako dito sa Davao, okay na ako. Mayor ako dito, kahit vice o kahit konsehal, okay lang. Davao lang ako kasi nandito yung bahay ko, dito yung pamilya ko. Mahirap yan. Kasi baka sinasabi nila, mga mayor, baka ang kanilang sinasabi. Ito. Ano ko ang napansin ho ninyo kay Mayor Baste Duterte? Yan. Sige, kay Yorme. Mayor, ano po ang napansin po ninyo kay Mayor Baste Duterte? Sige nga ho, pakitype po ninyo dyan. Tignan ko lang kung ano ho yung observation nyo po kay Mayor Baste Duterte. Pero yung mga nanood kagabi sa SMA 99 ko, mabilis kasi, hindi ano eh. Ang bilis nung ano. Sige nga ho, pakitype nga po kung ano yung observation nyo kay Baste dyan. Ako ho, sasabihin ko pa yung aking naobserbahan. Shoutout sa inyo ha, lahat ng mga bagong pasok, may galap shoutout po ha. Ayaw ni Mayor sa National. Ayan. Ako na sabihin ko na sa inyo kung ano totoo na naobserba ko sa kanya. Simply humble. Di po siya epal. Maingat sumagot si Mayor. Ayan. Alam nyo, sabihin ko sa inyo, ayun, natumbok ni ano, ni Maria Gardoque. Look like his father someday. Yun! Same like, sabi ko nga, this is it. Yung pinabatang Rodrigo Duterte. Same like yung way how to speak. Pareho siya ng mannerism tatay po nila. Yes, exactly. The way he talks, the way he moves, yung kanyang mannerism, ah, at like father, like son. Yan, na-connect nyo. Yun ang, yun, kuhang-kuha niya, yung kanya pong father. Yun kung papaano magsalita, gumalaw, mag-isip. Ito ho yung pinabatang tatay digong na si Baste Duterte. Okay? And I'm proud na talaga namang kumbaga ho eh talagang copy-paste. Ika nga, Xerox copy. Siyang siya. O siya, tuloy na ho natin. Carbon copy. Na carbon copy. Kay Tatay Digong. Exactly! O diba? Yun ho ang ibig kong sabihin. Tuloy po tayo mga kababayan. Papasikat lang yan. May planong tumakbo yan sa Senado. Ano pong masasabi niyo dyan? Hindi makikita naman nila yan. Kasi ngayon, dadating na eleksyon, di man talaga magtakbo kahit anong gawin, kahit anong sabihin ng mga tao. Hindi talaga tatakbo. Hindi yan sa ganon. Yun na nga, hindi naman ako si Raulo na magdideklar. Baka ikaklaro ko ha, ang sabi niya, hindi siya tatakbo ng national. Pero kung ang taong bayan ipupos po si Mayor Baste sa national, eh mapipilitan po yan. Parang yung kay ano, kay Tatay Digong, wala namang planong tumakbo yan. Ni Mayor lang yan eh. O diba, pinus ng tao. Declare pasikat lang. Hindi yan. May problema talaga. I went down to the barangays, kinausap ko yung mga kapitan, and they are very disappointed sa mga nangyayari ngayon dahil sa increasing na ano na drug use. Wala naman ito. Kaya, dineklara ko, because that is to deter. Kailangan mong gawin yan. Anong, di ba? It's a serious matter eh. It's a serious matter. Kasi, ito mga drug lord, pera yun eh. Kahit tingin nyo kung kakausapin nyo yan, uy, tumigil ka dyan, mabait ka dyan, di yan maniniwala sa inyo. Correct. Ano akala nila? Kausapin mo, magbago ka na, gano'n. Wala yan. Hindi yan. It will not work. We have to be, you know, realistic about our situation when it comes to fighting drugs in this country. Mayor, sundan ko lang yung kaninang tanong ko po. Hindi ho ba kayo natatakot na baka mamaya, ito na namang mga katulad nila Ontiveros at saka itong mga komunistang nasa Congress,
ipapush na isama kayo dyan sa ICC na naman na yan. Kasi alam naman yung wala na yan, di ba? Isama nila. O di, go ahead. Go ahead. Kasi wala kung, you know, the way I see it, wala naman talaga silang real appreciation talaga kung ano yung effect talaga ng droga sa mga communities natin. Correct, Mayor! Tama po kayo. Tama, ang ganda ng tanong, ano? Sino ba yung nagtanong? Si Banat Bay? Baka mamaya isama kayo ni ano, eto nga si Inday Sara, wala namang kinalaman dyan sa ICC, sinama nila. Eto na naman mga babayan, eto yung nakakatawa dito. At si ayaw at sa gusto ninyo, magkakaroon ho ng statement na naman ang kamatayang Black at yung mga makakaliwang grupo dyan sa interview na yan. Kaya nga sabi niya, tapang ni Basis, sige ko, pinapakita nyo lang na mas kakampihan nyo pa yung mga drug lord kumpara doon sa gustong patay na yung mga drug lord. Diba? Yan ho yung mensahe ni Pastor Duterte sa mga yan. Inunahan niya na eh. Go ahead. Kapag kinontra nyo itong ginagawa ko, babalikan ko kayo. Yung mga nag-aakusa sa akin ng ganito, yung logic to ha, ano naman, kayong kamatayan Black, ano naman ang naging papel ninyo dito sa advokasya ng laban sa droga na ni Mayor Baste at maging sa inyo, kayong mga kongresista, senador, na kukontra dyan, kayo ano ang naitulong nyo o naiambag ninyo in return? Tuloy ho tayo. Ganon yun, hindi isama nyo ako. Okay. Ano pong masasabi nyo, ano Mayor, doon sa sinabi ni PNP Chief na hindi na kailangan i-declara dahil trabaho naman talaga namin ang pugsain ng droga sa Pilipinas. Tama naman yun. Tama naman yun. Yun na nga, wala naman ako sinabi at inutusan. Sabi ko, ako yung papatay. So, bali ho yung inyong speech parang directed to the hindi ho sa pulis kung hindi ho doon sa mga gumagawa. Kasi, di ba, yun nga po yung lingwahe ng mga pusher, mga drug lord. In whichever way they take it, okay na yun, bahala kayo sa buhay nyo. Basta, ginasabi ko lang, and I will reiterate, papatayin kita. Ayaw mo maniwala, baka ako yun. Ayun! Kasi yung makikipid ho ang mga utak, lalo na ho yung hindi nakakaintindi mga vlogger. Hoy, nagdeklara ng war on drugs, papatayin daw ni ano. Hindi siya mismo ang papatay kung alam niyang drug lord ka. Pero hindi niya iniutos sa Philippine National Police o PNP na, oy PNP, gurgurin niyo yung mga yan. Walang ganun. Siya mismo ang gugurgur. Ganyan katapang. Ang may kamay na bakal, Mayor Baste. O, diba? Kaya nga yung mga vlogger na makakaliwa na anong pumutok yan, tinitira. Papansin ko yung mga yan. Yan ho yung mga walang utak. Hindi ho ninanamnam at hindi pinag-aaralan letra for letra yung sinasabi po ni Mayor Baste. Tuloy po tayo. Basta lang nakarinig sila. Uulitin ko, lagi kong pinapaliwanag dito para ho silang yung nanay ho nila, halimbawa lang ha, lagi kong ginagamit na halimbawa dito. Yung nanay nila lumalabo paningin. Gusto yung patingin sa doktor. Ang anak, naghahanap ng gamot. Tapos yung anak ko, binigyan ng nanay ng pera, bumili ka ng gamot doon, sabi niya, para luminaw ang mata ko. Habang naglalakad ho itong vlogger, vlogger na to ha, nakita sa dyaryo, ang apog ay maganda sa mata. Agad tumakbo sa hardware, bumili ng apog. Pinahid yung apog sa mata. Buksan mo na nanay, gagaling ka rito. After home, a few moments later, ika nga, biglang nabulag na ang nanay niya. Sabi nung nabasa ko ang apog ay maganda sa mata. Binalikan niya ngayon, yung pala nakatakip yung dyaryo, yun lang ang nabasa niya. Nung buksan niya, ang apog ay maganda sa mata kung gusto mong mabulag. It's a prank, nandun pala yun. It's a prank. So, ganun ho yung kaibang vlogger. Basta ho narinig ho nila, hindi na pinag-aralan yung content, ilalabas na ho nila, tapos atitira ho sila. O, diba? Ganun ho, kakitid ho ang mga utak nila. Tuloy ho tayo. Okay. Pero so far. Pero
Mayor, considering po ano na alam naman natin na napakaganda po ng patakaran dyan sa inyo sa Davao. So nung pong panahon ng inyong ama, alam naman po natin na talaga namang bumaba yung bilang ng mga nagda-drugs at saka yung mga nagtutulak ng drugs. So dyan po sa inyong probinsya, mula po noong panahon ng inyong tatay, tapos nung siya'y natapos, ngayon bagong administrasyon, sa tingin po ninyo, gaano po kalaki yung itinaas muli nung droga, yung paggamit ng droga at pagtutulak ng droga dyan sa inyo nasasakupan? Ito na. Okay, balikan natin yung campaign ng previous president during 2016. Ang pinaka sinasabi lang naman ng plataforma nung ni PRRD noong time na yon is drugs and criminality and also corruption. Well, since yun yung focus and priority niya during the administration, yun na nga, galing na sa sinasabi nyo, refer tayo sa data. Refer tayo sa kung anong... Mayor, Mayor, ako mag-witness ako. 2019 and 2020 and 2021, I was in Davao. Yan. Nung panahon ng kampanya nung ano, nung Tokhang, nung ano, maniwala po ba kayo during that time 2019, o yung mga taga-Davao, alam po nyo to. That time, meron pa dyan sa ano yung coastal, yung hindi pa nagagawa yung coastal yun dyan, may mga restaurant dyan, seaside. Dyan kami kumakain eh. Seaside, di ba? Ngayon, wala na yata yung mga seaside dahil ano na, coastal na yung kabila. Coastal tapos dagat na. Yung unang-unang punta ko, 2019, may seaside doon. Tahimik na tahimik po. Maglakad ka kahit anong oras dyan sa Davao. Ha? Kahit malasing ka sa daan, kasi nakastay ho kami sa Pinnacles eh. Pinnacles Hotel noon eh. Yan, mga taga-Davao, alam niyo po sinasabi ko kung saan po yung Pinnacles. Ano? 2019, how many times kami buo balik-balik dyan? 20, tapos 21, 22. Yun ho yung huling biyahe ko papuntang Davao. Napakatahimik po. At nagbilib ako, bawat kanto, may mga mobil. Noong panahon ni tatay, hindi ko talaga dun ha. Parang, kaya safe na safe ko eh. Doon sa Davao, I'm proud. Sabi ko na, ganito pala ka-safe dito, maglakad ka. Bawat kanto, may Fortuner na... Fortuner, ha? Fortuner. Sabi ko, pambira, Fortuner to, bawat kanto, ha? Fortuner pa yung service nila. Kaya alam ko, kasi nandun dun ako. Ngayon, anong punto ko, noong panahon ni Tatay Digong, safe po ang Davao. Safe na safe po ang Davao. Tuloy tayo. Numbers. E di, after nun, natural yun. Kasi, pag bumaba yung isang tao na naging presidente, along with it, bumaba rin yung platform niya. So, anong nangyari, may rubber band effect ka. So, paghihila mo, istriktuhan mo ng grabe, pagbitaw niyan, ano yan sa kabila, edi, siyempre, pag wala, nawala yung plataforma, babalik sila. Kasi opportunity na sa kanila yan, yung mga sindikato na gusto kumita dyan. So kaya, et, lahat, no, mga, ano, kasi sabi nila, wala na yung masyadong stricto dyan. Subukan natin. Yan yung nangyari. Kaya makita, mag-attempt talaga yan. Kasi pera yan eh. Very lucrative yan na ano. Past pideya, alam nila yan. Magkano i-invest mo, malaki, sobrang laki ng kitain mo dyan. Alright. And it's a very unfair meaning doon sa mga binebentahan mo, nasisiraan. Mayor, anyway, nung kayo po ay nagdeklara ng war on drugs sa Davao, ano pong komentaryo ni PRRD patungkol po dito? Wala naman, wala. Hindi kami nag-uusap ng kung anong ginagawa namin sa mga buhay namin. May sarili kaming buhay. Yun lang, gusto ko lang talaga yung platforma na yun because, yun na nga, hindi naman sa bababa
sa o hindi naman siya natapos na ganun yung popularity rating niya kung hindi effective and proven yung platform na yun. So, yun. You know what I mean? Oh. Yun nga, Mayor. Actually, marami po talaga. Ito, ito dito, makikita ho ninyo, ano ho. Ito, makita nyo ho. To make the story short, ano ho, maganda ho ang naging performance dyan ho kasi marami ho sa ating mga kababayan ano talagang ayaw ho nila sa na sa droga dahil pag may droga may krimen, kung walang droga walang magnanakaw, kung walang droga kapag walang pambiling droga magnanakaw, kapag nakadroga makakaisip ng ibang ginagawa, di ba? So bababa ang krimen kapag wala ho itong droga. So ano ho ang ano ho ang pinagmumulan ng krimen? Eh di ho itong mga drugista. Yan ho ang totoo. Di ho ba tama yung sabi ni Mayor Baste? So ngayon mga kabayan, sa pagpapatuloy ho nito, lilipat na ho tayo mga kabayan ano ho kay General Bantag maya-maya konti. Tuloy tayo, tuloy muna ho natin. Talagang umaasa na ipapagpatuloy yon at natuwa nga patungkol diyan sa sinabi ninyo na yung sa war on drugs. Pero nadinig po namin na binanggit nyo ay lumayas na kayo dito sa Davao. Eh, marami pa rin naging, di umano eh, may mga pitong casualties. Hindi po ba sila, sa tingin ninyo, with all the records po ng mga Duterte, patungkol sa seryoso sila sa pagsugpo ng droga, ay hindi pa sila natakot at lumayas dyan? I do not know if related ba yun sa declaration ko, yung pagkamatay nila. You know, like, I don't know, baka walang pinaga ano yun, because I will ulitin ko nga, wala naman ako inutusan sa declaration ko. Pero Mayor, ano po bang end goal nyo dito sa inyong war on drugs? Ano po ba ang inyong nakikita after nitong declaration nyo? Simple lang naman, decrease yung mga bangag, yung mga barangay, yung mga nakausap kong mga kapitan, marinig ko sa kanila na okay na yung ano, wala na silang supply na nakukuha yung mga community, yung mga tao. Parang galit na galit po kayo sa mga bangang, Mayor. Mukhang talagang mainit ang dugo ninyo dito. Ano po ba sa tingin ninyo ang ano? Aray ko. Talaga. Ay, nalala ko yung bangag. Yung bangag-bangag na yan. Eh, talaga itong mga to. Sige, tuloy na, bangag-bangag. Ito, alam ko po na nakafocus po kayo sa Davao, pero may nakikita ho ba kayong malaki ng problema tungkol ho dito sa droga sa Pilipinas pagkatapos ng inyong ama? May nakita ho ba kayong parang pag-angat talaga ng droga? Hmm. I suppose meron talaga yan. Hindi ko lang kasi hindi ko naman lugar yung mga, pero ewan ko, sabi, 'di ba, sabi ng DILG 28,000 barangays ano daw drug free. Hindi ko alam. Mayor, ano sabi po ninyo? Anong sabi po? 28,000, sinungaling po ang DILG. In fact, ako nga ho dito, sabihin ko na sa inyo totoo. Nagkaroon din po dito sa Angeles City ng mandatory drug test or fries. Ang dami pong nagpositibo sa barangay ko namin. Ayan. O, paano ko nalaman? Kasi nga ho, mga kababayan, si Mrs. nagtatrabaho sa barangay na mandatory din ko sila. Negative naman siya. O, eh, sinasabi ko eh. Ano sinasabi ng DILG? 28,000 mismo ang empleyado ng mga barangay. Mga talot eh. O, ngayon, ang programa ho ni Mayor ngayon dito, yun hong programa niya sa Territory Barangay ng Angeles City. Lahat po ng mga na nagpositibo sa droga, ipaparehab pero sumasahod. O, di ba? At carry ho ng, ano, kaya hindi ako naniniwala dyan, sinasabi ni ano, kalokohan niya. O, tuloy tayo. Alam, hindi ko alam. I cannot speak for the other places, ano sitwasyon nila. Basta dito lang, yung nung sinabi ng mga kapitan ko sa mga highly populated ko na mga barangays na nandyan yan, hindi pwede.
Ano pong reaction niyo dito sa sinabi po ni Secretary Abalos na Quezo talagang paiimbestigahan niya yung mga pulis na na involved diyan sa pagpatay nung mga Teka. Kasi ako ho, kung tatanungin ko dapat dito. Yung pulis ang pinaiimbestigahan doon sa mga yuwat sa droga. Eh kamusta naman yung mga mayor na city municipality na may mga nagpositibo sa mga empleyado sa mga bawat barangay. Na hindi ba binibigay, tinatago ba yung datos? Kasi sa amin dito, dami nagpositibo eh. Bukod pa po sa mga umamin. At hindi ano ho. Oh, kaya ho ako ho ano ho. Ito ho, alam na ho natin ang kwento na yan, wala nang pong bago diyan. Pagdating po diyan sa usapin po na yan na tungkol diyan sa droga. Kaya paikot-ikot lang po yan mga kabayan, to make the story short, ano ho, may pinagtatakpan. O eto, takbot jump off na ho tayo, napaludyo naman yan. Uli naman po natin yung pahayag ko mga kabayan, nitong tungkol naman po kay General Bantag, Digi Bantag. O eto ho, at ibigay ho natin sa inyo para kay Bantag na ho tayo. Alam na ho natin kasi ang kwento dyan, ano, about sa drugs, investigations about drugs, kapag Duterte pinag-uusapan, mainit ho sila, yung mata. Eto naman mga kabayan, pasok ho tayo kay Bantag naman tayo mga kabayan, yung interview kagabi kay Bantag. Tag, magandang araw po. Sir, magandang araw naman o magandang gabi mga Banateros Brothers. Ako ay ninenervyos sa inyo kasi kayo na naman ang pagtutuunan ng kinit ng ulo. Naku po, patay tayo. Naalala ko ninyo itong yung interview kay ano, yung recorded interview. Doon nakaraan, pinag-initan to, gusto po ipatawag sa Senado itong Banateros na to. Diba? Kaya nga napigilan lang ho sila ni Senator Coco Pimentel. Na pati ba naman yung mga vlogger na to? Kakasuha mo na naman. Eh ganun sabi ni Coco Pimentel, ano? kaya nga sabi ni DJ Bantag, ako na natatakot para sa inyo baka ho kayo ay mapag-ilita na naman ni Boy Rimulya, ni Bonjing. Ito tuloy. Ay diyan. Pero unahin mo na natin yung sasabihin si Coach Dada. Meron lang po akong gusto itanong sa inyo, DJ Bantag. Nahuli na po si Kong Tevez. Kayo po ba wala pang balak sumuko? Sumuko na ho kayo. Kami dadamay dyan pag di kayo sumuko. O pinasusuko namin kayo, ha? Alam nyo, hindi ko napaghandaan yung tanong na yan eh. Akala ko kung ano lang ang pag-uusapan natin. Pero alam nyo, sa totoo lang, sino ba naman ang ayaw humarap? At harapin ang proseso ng batas. Kaso, hindi lang kasi ito yung kaso naming hinaharap eh. Sa akin ha. Kaya parang nagdadalawang isip ako, talagang harapin yan o ipagpatuloy ko itong ginagawa kong ganito, hindi pagpapakita. Dahil nga yung Percy Lapid, nanganak, ang daming kaso. Oh, teka. Naalala ko yan eh, yung tinanong ng media yung katapang. Sir, may mga idadagdag pa po ba kayo na isa sa pangkaso kay Bantag? Kay DJ Bantag. Ang sabi ni Katapang, niluluto. May nilu, inaayos pa. Ayun. Ha? Yun yung sinasabing nanganak yung kaso. Kasi ho, sa sobra ho ng nilulu ni Katapang noon, naalala nyo ho yun, viral ho yun sa akin nung narinig ko agad yun, inilive ko ho yun na sinabi ni Gregorio Katapang na nilu, sabi niya, na nandun na eh, hindi pa si, diretso, niluluto pa. O diba, ako, tayo unang-una naglabas ho nun, yung nilulu na interview, nakita natin yun. Sabi niya, nilu, ay, inaayos pa. Ito na nga yung nilu na inaayos pa,
na kung saan ang kaso lang ho ni Sir Bantag na pinaparatang sa kanya, pagkamatay ni Kaper Silapid hanggang nagkaroon ho ng nanganak na nagkaanak at nagkaapo pa. Dinagdagan ang dinagdagan. O, di ba? Dinagdagan ang dinagdagan ho, mga kababayan. Yung nilulu. O, tuloy ho natin. Ano ba yung mga dinagdag? Kung kalaban-laban kasi. So, napakagandang tanong yan. Handa ko bang, ano sabi mo ba? Handa ko bang harapin? Handang-handa ako. Kaso nga lang, kung ikaw ang nasa katayuan ko, ang daming nanganak, hindi lang yung Percy Lapid case, kundi marami pang ikinaso sa akin. Alam mo, hindi lang nanganak, nagkaroon pa ng apo. Ganong kalupit. Ano, Sir Bantag? Ito, sa hindi nakakalam, nung wala pang warrant of arrest ito, personal knowledge na naman, ano ho, napakabait ho ng mamang ito. In fact, sabi ko ho, kapag kasama mo to, hindi po kayo pababayaan ng mamang ito. Sabi ko nga, nagulat ako, pinag-drive pa nga ako ni Sir Bantag eh. Naalala ko to, di ba, nung nasa Kalinga kami. Nung wala pa siyang warrant of arrest, talagang puportektahan kanya, mas uunahin po niya yung kaligtasan mo kesa ho sa kanya. Oh, kaya ho, napakabait po ng mamang ito. Personal ko po. Kaya naman nung wala pa siyang warrant na pinagtanggol ko siya doon sa bumastos sa kanya doon sa Baguio, sa the other office. Talagang totaling dinayata ko vlogger doon. Talagang pinagtanggol ko kasi binastos po si DJ Bantag. Mantaki mong ayaw papasukin doon sa doon ho sa the other office ba yon na restaurant. Na kesa daw binabawalan siya, utos daw ng Baguio Country Club, pero sa mandang huli napaluhod po natin mga kababayan yung manager doon, tinamin mali sila. Sige, huwag na kayong umalis diyan, okay na. Kasi kung salbahe tong mamang ito, hindi ko na ho pagtatanggol ito. Pero nakita ko ho yung ugali po niya, napakabait po, sobra. Lalo na kung makasama niyo ng personal, very humble. Napaka yung kasi mas ako ho. Sabi ko nga ho, mas nakilala ko po ang isang Bantag. Hindi lamang yung first time, syempre hindi mo kilala, no. Pero yung nagtagal kayo doon, tapos may personal knowledge ka pa na nakasama mo pa siya ng araw gabi, ilang araw din kami doon sa Kalinga, ano? So, iba, talagang makikita mo. Late night na nga, magkasama po kami ni Sir Bantag. Ang sabi niya, Tol, pahinga ka na, Tol. Pa-escorta na kita. Pasamahan na kita. Magpahinga ka na. Hindi, Sir. Hanggang tandiyan kayo, Sir. Hindi ako aalis dito. Ganon. Hanggang sa matutulog na lang. Ganyan ka ba eh, dyan? Tol, sa ka matutulog? Sama ka na sa akin. Ako nang bahala dyan. O, kaya lang, marami ho nag-voluntary doon. Dito na matulog si Brothers Travelers. Huwag kayo mag-alas, Sir. Safe siya dito. Gusto niya na kasama ko pa Sir Bantag noon na doon ka na matulog, ganito, ganyan. Ganun ho kabait ang mamang ito. Oh, para hindi ko makakalimutan dito, first time ko na ho nakatikim ng sabaw. Sabaw ng nilagang aso. Akala ko, anong binigay sa akin niya eh. Siya nag-abot eh, tol, tikman mo. Tikman ko talaga, grabe. Oh, yung pala, naubos ko na, doon lang sinabi sa akin, na sabaw ng aso yon. Tuloy. Naman natin nagawa-gawa lang. Paano naman ako? Kung ako'y humarap. DJ Bantag, ang pag-usapan natin ngayon, ha, ito ho nga, hindi tayo papasok dyan ho sa inyong kaso. Ang ating pag-uusapan okay. Ho ay itong komento nyo ho tungkol dito sa war on drugs na inano ho ni Mayor Baste Duterte, kung narinig nyo po yung speech. Ano bang inyong masasabi tungkol ho dito sa war on drugs ni Mayor Baste Duterte? Alam mo, nalulungkot ako na naiinis ako sa sarili ko. Dahil nga, hindi kasi ako teki. Pinindot-pindot ko muna itong hawak kong cellphone bago ko yung kumbaga volume or yung bago ko marinig yung pinagsasabi ni Mayor Baste at ni Boss Dada na nagpapaalam na. Yun lang narinig ko. Hindi ano po, pero DJ Bantag, syempre alam naman po natin kung ano yung style nung kanyang ama.
eh mukhang ganun din eh yung kanyang ginagawa ngayon, yung political will, yung tapang, talagang walang takot kahit na batigusin. So, and alam din po naman siguro ninyo na nanonood naman po siguro kayo ng balita. Binabatikos po kasi siya ngayon eh. Ano po masasabi po ninyo? Ang masasabi ko kung yung pagbatikos na yan, eh talagang mag-iingat siya. Kasi nga, alam naman natin ang mga nangyayari. Sa tanong naman kung anong reaksyon ko dun sa ginagawa ni Mayor Basi, ay napakaganda yan. Kasi nga yan yung mga hiling namin o ako mismo at ng taong bayan na nagustuhan yung ginawa ng tatay ni Digong, tatay niya, si PRRD nga, Mayor Digong, nagustuhan ng marami. Sino bang may ayaw na nakakalakad ka na sa rekto ng wala kang pangamba, na may snatchan ka, wala na yung mga adik na naglipa na, hindi lang sa rekto, kundi sa buong, sabi natin, buong Pilipinas, hindi man 100%, pero talagang nagkaroon tayo ng katahimikan pagdating dyan sa dulot ng illegal na droga. Kaya, saludo ako kay Mayor Basde, gustong-gusto ko yan. Ngayon kung tatakbo saan ng presidente ngayon yan, ibubuto ko kagad siya. Naku. Yan ang masasabi ko. Yun. Oh, alam niyo bakit? Kasi ho, itong mamang ito, sa hindi ho nakakakilala sa inyo, sa dinami-dami po ng pinatong na kaso po kay DG Bantag, o kay Sergeant, tawag ko dyan Sergeant, Sergeant Bantag, ano ho, tangi hindi po na i-connect ang pangalan ng Bantag sa droga. Talaga hong totaling pagdroga ang pinag-uusapan. Pansinin ho ninyo, ang dami hong nanganak na kaso kay Sir Bantag, ang dami pong naging apo ng kaso ni Sir Bantag, pero hindi ho nila naidikit ang pangalang Bantag kailanman sa droga. O di ho ba, karamihan po na nakaraan, si Dilima naidikit ho sa droga, kung sino-sino ho yung mga nalilink ho sa mga droga na mga naging Director General. Dito po, kay Sir Bantag, kay Sergeant, ano ho, tanging ang droga lang po ang hindi po nila naidikit kay Sir Bantag. Ibig sabihin, talagang nilabanan ni Bantag o ni Sergeant Bantag ang droga nung panahon po niya. Nakukuha po ninyo. Kaya nga, ang daming kinaso. Nagkananganak na, nagkaapo pa. Ano? Pero minsan, hindi po na-link ang pangalan ni Bantag dyan po sa droga. Yun. Ah? Oh, kaya nga, dyan kayo mapapaisip eh. Ngayon, usaping droga ho ngayon na pinag-uusapan dito, ay ewan ko kung saan ho nang ayaw ho nila ng matinong magkatrabahador na kumakalaban sa droga. Kaya tinanggal ho ang isang Bantag. Tuloy ho tayo. Sir Bantag, naalala nyo po nung una tayong nagkita sa Baguio. Hindi pa siya wanted doon, ha? Hindi pa siya wanted. Bawang sabi, alam mo naman kung may mga praning tayong mga opisyal, di ba? Sumashot pa kami noon. Di, may mga kasama pa kaming ano noon, mga vlog. At hindi ka, manat pa, ha? Alam mo naman, may mga praning tayong mga opisyal dito. Mapupurify din yan si ano si Banat Bay kasi nakalimutan niya na nasa SMNI na siya. Media na po sila, media practitioner na rin. Akala nila nasa live shows, nasa vlog pa sila. Pero unti-unti ho mawawala din po yan kasi pag nandiyan ka na sa studio, isang media, siyempre mapupurify na ho yung mga salita. Ito, napapraning na sabi niya yung ano. Anyway, maganda naman yung sinabi ni Barat Bay. Sangayin ako. Totoo namang mga napapraning. Eh kasi ho dito sa YouTube, sabihin mo gusto mo sabihin, magmura ka. Pero diyan bawal na ho diyan kasi ang mga mura. At medyo may mga foul words na ho diyan. Kaya ako diyan pwede diyan baka mapagmura ho. Eh lalo na pag umitang ulo ko. Ano? O, tuloy ho tayo. Agos na iba. At sabi ko, hindi pa siya wanted noon. Siguraduhin natin. Oh, eh nasa live ko naman 'yan eh. At yung sabi ko, susuporta ako kay DG Bantag kung papayag siya, kung sakali siya ay maging senador, kung sakali man, susuporta ka ba sa mandatory drug test? Ayan, at yun oo din naman. Kanina, yun din po sumang-ayon si Mayor Basti, ano pong masasabi nyo doon?
Oo naman, Tol. Yan ay sinagot ko na noon, nung tayo nga sa Baguio. At sabi ko, 100% ako dyan sa ngayon. At parang may nakita akong vlog na uumpisahan ba sa Davao, yung drug testing ng mga dapat i-testing, ng mga local leaders. At ewan ko kung hanggang saan pahantong yan o aabot. Napakaganda niya. So, Sir Bantag, napag-usapan na rin natin yan na tungkol dyan sa drug test na yan at susuportahan ka namin. Eh marami pong nagtatanong sa amin dito sa mga komentaryo, sa personal vlogs namin. Tatakbo po ba si DJ Bantag? Kasi maraming gustong tumakbo ka. Eh yan na natin, inaantayin ng taong bayan kung ikaw po ba itatakbo sa national position. Maybe sa bilang senador. Copy, Coach Oli. Ngayon nga nakita mo, palingalinga ako kasi palagi akong tumatakbo eh. National, ano ba? Joe, may sense of humor eh, no? O, kaya nga, eh, palingalinga ako, kaya lagi akong tumatakbo eh. Kumbaga, nilagyan nila ko ng ano ka, eto, ang tanong kung tatakbo ko siya, lagi naman tumatakbo daw at napalingaling nga pa. Ngayon, tanongin natin dito kung tatakbo po si Senator, si Pagkasinado, ito si Sir Bantag. Election pala yung sinasabi, akala ko yung takbuhan eh. Kaya napapalinga ako, baka tumakbo na naman ako ngayon. Eh yun nga po, marami po nagsasabing tumakbo kayong senador dahil alam naman po natin, yan ang isa sa mga kulang sa atin ngayon, eh, yung war on drugs, di ba? Eh, sabi nyo nga, kung kayo maging senador, eh, yan isa sa mga ipupush nyo, mandatory na drug test sa mga opisyal. Eh, baka naman po daw mabigyan nyo ng sagot yung kahilingan ng taong bahay na kayo itumakbo bilang senador. Alam mo, okay, copy, ano, Banat Bay. Nagpapasalamat ako ng lubos-lubos sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nagko-comment nga na tumakbo daw si Bantag sa pagka-senador. Ewan ko kung majority yun ha. Kung talagang nakakarami ang nagsasabing tumakbo daw si Bantag sa senador, sa Senate election, so be it. Eh di pag ano natin, gawin natin kung talagang mandato yan ng taong bayan, eh sino ba tayo para tumanggi, di ba? Pero kailangan ko muna harapin kasi ang kaso ko. Kaya pinag-iisipan din namin yan kung yan nga may kagustuhan ng taong bayan na tumakbo si Bantag. Pag-iisipan naming maigi, Banateros Brothers, kung ano ang dapat naming gawin para mapagbigyan ang hiling ng taong bayan. Correct. Pero wala akong pera. Naku po. Ayan. Alam niyo po, DJ Bantag. Totoo yan, walang pera yan. Maniwala ho kayo sa akin, walang pera yan. Oo yan, tuloy. Dito sa mga komento, talagang marami nagsasabi na gusto kayong tumakbo. Kaya kung kayo mga nanonood ngayon, involve natin kayo, kayong mga netizens. Kung gusto nyo tumakbo si DJ Bantag bilang senador, i-type nyo ho dyan, takbo na. Ha? Takbo na. Ha? Marami hong meaning yan. Takbo na ho. Baka parating na ho yung nanguhuli sa inyo dyan. Hindi ko alam mo. Takbo na para sa Senado. Pero yan ang gusto ng taong bayan ngayon. Ha? Buti, pinanood ko ito sa TV nga gabi. Ang bilis na monitor na talaga ito gumagano. No? Na medyo naano ako. Ayan, may sense of humor talaga. Takbo na, takbo na. Ito mga kabayan, ano ho, kasi yung mga kabayan, ito nga po, again, uulitin ko ho, tama yung sabi ni DJ Bantag, ano, Sergeant, takbo na talaga. Alam nyo kasi bakit, kung yung kaso lang ho, kasi hinanapan ho ng kaso eh. Nanganak at taga-apo pa. Ngayon, ano ho ang punto de vista ho dito? Talaga ho, wala silang planong pabalikin itong si Sergeant Bantag dyan ano, sa Bucor dahil pinatungan ng pinatungan at nanganak na nanganak dahil sa pagkaintindi ko, dahil sa pagluluto ho ni Katapang. Ito,
ang problema, gusto niya tumakbo, hindi lamang yung kay Percy Lapid ang inaharap niyang kaso, ang dami pa po lang isinampang kaso laban sa kanya. Kaya nga, paano siya makaka... Eh, pinag-usapan na rin namin to ng former ni Sir Paras, eh. Sabi niya, paano makakatakbo? Sige, former Congressman Jing Paras, sabi niya, paano makakatakbo? Eh, daming kaso. Sabi niya, iharapin niya muna yung kaso para makatakbo siya. Diba? Ganun ho yun. So, mga kababayan, ito ho, at hindi ko na ho pakakalawig-lawigan ito, ano ho, at napanood yun naman po kagabi, binigyan ko lang ho ng video reaction ito, kung nais ko lang ho bigyan ng pansin ninyo, ano ho yung mga pangyayari sa ating lipunan. Again, at dito, magbabasa na ho tayo ng mga komento, ano, P. Anchosos, Sergeant Bantag for Government Position, Wendy Lino, Tinday, General, takbo na sa Senado. Lolet Dumaraos laban, Sir Bantag, takbo na 2025. Rosarita, oh yes, sabi niya, Chris Berlio, tulong tayo, tatakbo si DG Bantag. At mga anti, kung si Trilling Estetrillanes ang nakulong, nanalo, mas okay pa ngayon, Jer Bantag kay Trillanes. Ayan. At ayan, Lilet Mercado, G-Fort 74th, Sir Dan, baka sabihin nila si DG Bantag. Sir Dan, baka sabihin nila AI si DG Bantag. Anong AI? Rose Esplita, yes, takbo po Sir Bantag for Senator. Ayan, no, Percival Pumarejo, Sir Bantag, kahit wala kang pera, marami namang bupoto ka sa'yo. Lolet Dumaraos, Virgilio, may galap shoutout. Ayan. Okay, ha? Ayan, Elmer Lansian, General Bantag sa Senado. Senator, ay marami po talaga. Ano. So, ayan, abangan po natin ano ho, ang mga susunod na ganap. Ano, at umabot na po tayo pala ng 2 oras dito. At again, mga kabayan, magla-live ulit tayo mamaya. Ano, and ako ho, magbibigay lang ho ng last message ko tungkol ho dyan. Ang Brothers Travelers po ay sang-ayon po sa War on Drugs. Ano ho, at para ho sa katahimikan ho ng ating mga mamamayang Pilipino. Sang-ayon po tayo na hindi lamang war on drugs na dapat wakasan, kung hindi ho, pati ang korupsyon dito ho sa ating gobyerno. At ang kung wala hong droga, walang kriminalidad. Ano ho, kung walang korupsyon, taong bayan ho, masagana. Ayan ho, at ang makikinabang. So for the meantime, mga kabayan, yan na muna po ang naibigay kong balita at analyze video reaction mula po dito sa Brothers Travel. Mga kababayan, huwag niyong kalilimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. And again, congratulations Banateros, at keep up the good work. Ano ho, saludo po ang Brothers Travel sa inyo. Basta sa tama, di suportahan ho natin. Pag mali, bigwasan po natin. Ako po ang inyong host, mga kabayan. Nagpapaalam, Brothers Travelers, Brother Dan. Mag-ingat po tayong lahat and always God bless and always God bless. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Syukuran.